Sa mismong Sea of Galilee, pinamalas ni Hesukristo ang karamihan sa kanyang mga himala. Pero may pinaniniwala ang bangka rito sa bayan ng Ginosar na 2,000 taon na ang tanda. Sa pagbisita namin dito sa museo ng Yigal Alon Center, tumambad sa amin ang labi ng sinasabing sinaunang bangka ng Israel. 1986, nang madiskubre ng mga residente rito yung ancient boat na yan. So 12 days, yung mga residente rito, yung mga villagers, nagtipon-tipon at nagtulong-tulong para iangat itong ancient na bangka na to. Para siyempre ma-preserve itong bangkang ito na sinasabing mga 2,000 taon na ang tanda, kinakailangan itong baluti ng wax. Kaya kung mapapansin nyo dito sa kung saan nandoon itong bangkang ito, ay medyo hindi ho siya well-lighted, mahina lang yung ilaw. At alam nyo ba, medyo malamig ho dito, dahil kung hindi, eh baka ho matunaw naman yung wax na nakapalibot dyan sa bangkang yan. 15 minutong biyahe mula sa bayan ng Ginosar, mararating naman ang sinaunang sibilisasyon ng Magdala. Gaya ng bangkang nakita namin sa museo, nahukay din daw sa ilalim ng lupa ang mga labi. Ayon sa mga pag-aaral, ang sinagog na ito sa ilalim ng lupa sa Magdala, ang pinakamatandang sinagog sa buong Galilee. Ancient town here was discovered in 2009. Yes. So it's relevant for both Jews and Christians because we have a first century synagogue, one of seven in Israel. We also have the hometown of Mary Magdalene kind of coming alive before our eyes as we excavate, seeing the Jewish life that was here that she lived in. Makikita rin sa lugar na ito ang iba't ibang kapilya na may mga disenyong naglalarawan sa mga himalang ipinamalas ni Jesus. Pero ang pinakakilala raw sa mga kapilyang ito ay ang mismong kapilya na inialay kay Maria Magdalena, ang Mary Magdalene Chapel. So narito ako ngayon sa mismong chapel na inaalay ng Israel para kay Mary Magdalene. Nung bata pa lang ako, naiisip ko na si Mary Magdalene, siya yung prostitute. At I'm sure kayo rin, mga ka-wonder, iisip niyo siya yung prostitute. Pero wala naman makakapagsabi sa Bible na isa siyang prostitute. Pero ang alam lang natin na nababasa natin ay siya yung sinapian ng 7 demonyo at pinagaling ni Jesus Christ. Isa lang itong lugar na ito sa mga chapel dito sa bayan ng Magdala. At kung mapapansin nyo sa aking likuran, ay makikita yung isang replica ng bangka na ginamit noong first century, na ginagamit ng mga Jews dito sa lugar na ito sa kanilang pangingisda. Pero ngayon, ginawa nilang isang altar. Samantalang sa malaking chapel naman na ito, makikitang nakadisplay ang larawan ng 12 apostol ni Jesus. Ang kapansin-pansin dito sa simbahan na ito ay makikita o nakapaligid itong mga 12 apostles at isinama nila si Judas. Kapansin-pansin na siya lang yung walang halo, yung mga nandito nila sa ulo. Isinama pa rin siya ni Jesus Christ dahil may purpose, kaya nagkaroon ng kwento tungkol sa kanya.